Hello guys, this is Sir Dexter and welcome back to my channel. This is Dexter's Page. Pag-uusapan natin sa channel na to kung bakit nga ba may key answer or answer key or susi sa pagwawasto ng mga sagot ang inyong mga modules. But before that, I would like to thank Onada for donating po sa aking section. Okay? For donating these waterproof envelopes. Ayan. There are 33 waterproof envelopes para po sa aking mga estudyante kasi medyo alam na natin ang panahon ngayon medyo maulan-ulan para kahit papaano yung kanilang mga modules ay protektado kasi minsan may mga responses or modules kami na nare-receive na halatadong nabasa, napatakan ng ulan or basta nabasa siya. So at least by having these it's waterproof envelope with zipper, mapoprotektahan yung mga module and I hope this will help my students para kahit papaano, ma-motivate din sila na mag-aral at magsagot ng kanilang mga modules. Once again, thank you very much, Onada, for this. Alright, so before tayo dumako dun sa pinakasagot kung bakit nga ba may mga sagot doon sa likod ng ating mga modules, ay siguro mas makabubuti kung unahin muna nating i-discuss yung module or let's just say yung self-learning module or SLM. Bakit nga ba siya tinawag na SLM or self-learning module? Una sa lahat, let me emphasize the words self-learning. Okay? So, ibig sabihin po, ginawa po ang mga modules na ito na kapag binasa ninyo at sinagutan ninyo at ginawa ninyo yung mga activities, ay nagkakaroon po ng pagkatuto or learning. Ibig sabihin din po nun, hindi na masyadong nangangailangan ng assist ng guro or ng inyong mga magulang or mga kasama sa bahay para lang po ma-accomplish yung module. Pero gaya ng sinabi ko, hindi na masyado. Ibig sabihin, kailangan pa rin po ng assist. Ano ba ang mga importante na meron tayo para sa ating self-learning module? Mas makatutulong, of course, kung meron tayong contact number ng ating mga teachers. Subject teachers, not just the advisor, okay? Either their cellphone number or their messenger para kapag dumating tayo dun sa point na meron na tayong hindi maintindihan sa module, pwede na natin silang kontakin. Okay, for the higher level naman po, bukod po sa contact number ng ating mga teachers at kanilang messenger, makakatulong din po ang pagkakaroon ng dictionary. Siyempre, malaking tulong yung internet kasi talagang minsan, andun mo, mas may makikita ka doon mga video tutorials or mga mas mabababaw na explanation para mas maintindihan natin yung nilalaman ng ating module. Pero maganda rin na meron tayong dictionary para bago nating i-consult yung ating mga teachers, bago nating i-consult ang internet, hindi na nga tayo gumastos para sa data, hindi na natin, let's just say, kinontak yung ating teacher or kumuha ng kanilang oras at the same time, na dun pa yung punto na natututo tayo sa sarili natin. Okay, malay natin na meron lang pala tayong hindi naiintindihang word kasi synonym ito nung isang mas mababaw na word na naiintindihan natin. Okay, so yun yung very short tip na mabibigay ko sa inyo when it comes to self-learning module. Okay, kailangan mo ng contact number or contact details ng iyong subject teachers. Again, subject teachers, not just the advisor. And also, kailangan mo ng mga tools like the internet or just a simple dictionary would help. Okay, and then you're good to go. Tandaan mo na ginawa yung module na yun bilang self-learning module or para sa self-learning. Ibig sabihin, hindi yun ganun kahirap kung tutuusin. Kailangan mo lang talaga ng diskarte, kailangan mo ng mga tools at kailangan mo ng tulong para mas masagutan yun or matapos or ma-accomplish yung module mo effectively. Okay, huwag tayong malulungkot, huwag tayong madidisappoint, huwag tayong ma-frustrate kung hindi natin nagagawa ng maayos yung module natin. Lalo na kung at the end of the day, iniisip mo na ikaw lang naman yung gumagawa. Okay, so
pwedeng-pwede kang humingi ng tulong. And then, what you need to do is just ask. Okay, so that's it for self-learning modules. And of course, nabigyan ko na kayo ng ibang tips. Next is, bakit nga ba may key answer ang ating mga module? Ayan, so a lot of people are arguing key answer, answer key, susing sagot, susi sa pag-uusto ng sagot. Well, in this video, hindi ko na po kayo papipiliin sa mga iyon. Kasi ang purpose naman po is to give you the reason bakit nandoon sila sa module, di ba? When it comes to the purpose kasi, ang purpose kasi nun is para magkaroon kayo ng agarang feedback. Remember sa school, kapag nag-quiz kayo and then na-check agad yung paper ninyo, malalaman ninyo agad yung mga wrong items, malalaman nyo agad kung saan kayo dapat bumalik doon sa lesson para mas ma-master niyo yung buong lesson kung kayo ay nakikinig bilang estudyante. Okay? And sa mga teachers naman, para meron kayong basis kung kailan kayo magbibigay ng intervention. Kung kailangan lang naman. Kung maganda naman ang result ng kanilang mga test doon sa module, yung kanilang mga activities, maganda naman yung result, then maybe intervention will not be needed anymore. Kaso nga lang, nagkakaroon tayo ng issue when it comes to honesty. Okay? Honesty ang isa sa pinaka-problema natin kasi sa panahon ngayon, mayroon tayong iniisip na may key answer yung module. So, ba't ko pa pahihirapan ang sarili ko? Let me just copy the key answer or the answer key at the back. Okay? Yun yung isang pinoproblema ng mga teachers and also the parents. Bakit daw kasi may sagot dun sa likod? Paano matututo yung ating mga anak? Well, when it comes to answering the module, pwede naman tayong gumawa ng diskarte. In my experience, narinig ko or nalaman ko sa ibang teachers ang ginagawa nila. Tinatanggal nila yung answer key and then pagka natapos na yung week, binibigay nila yung answer key sa bata. Okay? Para ma-check din ng bata yung kanilang mga progress. Pero, matatanggal na yung purpose ng agarang feedback pag ginawa natin yun. Ibang teachers naman ang ginagawa, tinatanggal yung, dinidetach yung answer key at ibinibigay sa parent. Para pagkatapos sagutan ng bata, pwedeng i-check ng parent o nung kanilang kasama sa bahay, yung kanilang mga sinagutan sa module. And that way, may iwasan na din natin yung issue ng honesty. Pero actually, mas ini-encourage na dapat marunong din yung bata na i-correct yung kanyang sariling sagot sa module. Bakit? Well, this might be applicable sa mga higher levels, okay? Kasi the purpose is that para alam nila talaga, hindi yung hinulaan lang nila. Kasi what if, di ba, ikaw chinek mo, tapos sinabi, for example, 1 to 10, okay? Check ng anak mo yung 1 to 8, wrong niya yung 9 and 10. So, sasabihin mo sa anak mo or dun sa kapamilya mo na gumagawa ng module, na balikan niya yung lesson or part ng lesson kung nasaan yung number 9 at 10. Pero, pag ikaw yung bata na nagsagot doon sa mismong assessment at ikaw yung nag-check, check mo yung number 1 but you know, alam mo sa sarili mo na hindi yun part ng na-master mo. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na hinulaan mo lang yung number 1. Therefore, kahit na-check mo yun, bilang mag-aaral, babalikan mo yun ngayon sa loob ng module para mas ma-master mo pa siya ulit. Another thing is that, actually, it is advisable na gawin ng paulit-ulit yung assessment hanggang ma-perfect mo. Huwag nating lokohin yung sarili natin, guys. Okay, sa mga estudyante, huwag nating lokohin yung sarili natin. You might get a higher scores for now. Pero pag wala na ang pandemic, wala na ang modular, remember po, yung mga natutunan ninyo ngayon sa inyong mga modules are prerequisite ng mga matututunan nyo pa in the future. So, parang for example, next year pagbabasahin ka ng teacher. Pero this year, kailangan alam mo muna yung sounds ng letters. Okay? Ngayon, dahil nandaya ka, hindi mo alam yung sounds. The following year, pinagbasa ka, you don't even know how to read properly with sounds. Diba? So, kamusta naman yung learning? You will just stop in that level. Or, ibabalik ka dun sa level kung saan dapat na-master mo yung na-master mo habang nagmo-module ka. Okay, in senior high school, importante ito dahil maraming subject ang senior high school. Like for example, first sem or grade 11, they are prerequisite subjects
there are prerequisite subjects na kailangan ma-master mo kasi sa susunod na taon, sa susunod na semester, pwedeng may subject ka na kailangan mo yung knowledge doon. So since hindi mo yun na-master, magka-cramming ka, babalikan mo na naman yung mga lessons noon-noon pa. Okay? Self-learning module po na tinatawag yan kasi meron din pong self-assessment na kasama. Ibig sabihin ng self-assessment, i-assess mo yung sarili mo. Take the test, look at the result or the scores, and then after that, syempre, pag nakita mo kung saan ka hindi masyadong magaling, hindi mo masyadong na-master, balikan mo sa loob ng module. Okay? If doing that, probably, of course, you will have at least 50 to 80% na mamamaster mo dun sa loob ng module. And huwag mag-alala kasi lagi naman din nandyan yung teacher. Kung sakaling meron kang hindi maintindihan, kung sakaling may mali sa module, remember, ang module ay ginawa lang din ng tao. So there are parts of, let's just say, imperfections. Actually, marami ng issue when it comes to the errors na nasa loob ng self-learning module. Pero, sa kabila nun, may mga students din ako na nakaka-notice actually. Chinachat nila ako and I'm so happy kasi ibig sabihin, nagpo-focus talaga sila sa pagsagot ng module kasi alam nila na may mali. And then by that time, syempre itatama mo as teacher. And of course, to all the teachers who are watching, this is just an advice coming from Dexter din to eh. Huwag na huwag po nating aalisin yung answer key. We might detach it and then or we may detach it rather, and then ibigay natin sa parents, pero wag nating i-hold yung answer key. Ayan. Alright, so yun yung reason. Kailangan natin ng answer key sa ating self-learning module dahil ang nilalaman nun ay self-assessment. At sa pamamagitan ng answer key, malalaman agad ng estudyante o ng mag-aaral kung alin doon yung mga mali niya or magkakaroon agad siya ng feedback sa sarili niya para alam din niya kung alin yung mga part ng lesson na babalikan niya. Kasi syempre, kailangan niyang i-master yung buong lesson hanggat maaari. But if not, at least malaman niya kung saan siya nagkakamali. Alam niya kung ano yung babalikan niya at i-master niya ulit. Bilang teacher naman po, please be patient as teacher myself. Huwag tayong makulitan sa mga bata kasi sa panahon ngayon, nahihirapan tayo pero nahihirapan din sila. Same with all the students, huwag po nating isipin na hindi tayo or walang concern ang teacher sa atin. Nahihirapan ang mga estudyante pero mga estudyante po, please intindihin natin, hindi rin po madali ang ginagawa ng mga teachers sa panahon ng pandemic. Okay, I can attest to that. We are working from home. We don't have, let's just say, we are still working overtime without pay. We are still working on weekends para lang may maibigay sa inyo ng modules. And hindi po kami bayad sa mga yon. And we are sacrificing time for our family. Alam namin na you are also sacrificing time for your family. But always remember that you are students and it's your part to learn and to study. Mag-intindihan po tayo. Sino naman po yung pinaka-importante doon? Mag-intindihan tayo. Okay? Thank you. That's it, guys. So, yun yung reason kung bakit my answer key, key answer, susing sagot, susi sa paggawas to, ang mga modules natin. Marami akong mistakes sa video na to, but I'm not going to edit much para malaman ninyo na ang mga sinasabi ko dito is based din sa experience ko at hindi siya masyadong hine-edit. Awan ko, hindi lang din kasi ako magaling mag-edit. Alright, so maraming salamat sa panunood and I hope dumating yung time na matapos na yung pandemic. I'm really looking forward for the face-to-face class. Hindi ko pa nga namimit yung advisory class ko. But for all of us here, let's all pray for sa mga natsalanta ng bagyo at sa mga naapektuhan ng COVID-19. Let's always pray para matapos na po lahat ng ito. Okay, so before I end this video, if you like this video, please hit the thumbs up button. The thumbs up below this video. And if you see this video useful, pwede nyo pong i-share yung video. Nandyan din po sa baba yung share video. Ano pa? If you have a Gmail, you can sign in. Dun sa sign in button nandyan sa may
upper part ng ating YouTube. And then, after you sign in, you can go back to this video and you can subscribe to my channel to be updated on my future videos. You can also hit the bell icon na lalabas once you click on or tap on the subscribe button. Ayun, maraming salamat again. This video is not so edited, so I hope you can still appreciate it. Maraming salamat and God bless us all.